ay purihin, pangalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan. At ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Kapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Bigisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang mga nasa kapatagan ng paghatol sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem, anupat nanginginig ang lupa't langit. Subalit, iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol. Lungsod kong banal ang Jerusalem, ito hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ang ubasan ang mga bundok. Mga bakahan na makikita sa bawat burol, mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto.
at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamayang walang kasalanan. Ipaghihiganting ko ang lahat ng nasawi, di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Sion. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y magahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon'y magalak ang masunurit matapat. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na papalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At tayong lahat ay naririto sapagkat mahal natin ang Diyos at mahal tayo ng Diyos
Kaya nga tinipon niya tayo sa araw na ito. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siya po ang dahilan kaya tayo narito ngayon. At siya rin ang talagang may gusto. Bagamat alam ko, lalo na yung galing sa malayo, ginusto niyong pumunta ngayon sa Quiapo. Pero yun ay dahil din ginusto ng Diyos. Kaya't napakaganda pala kapag nagtugma yung gusto ng tao at ang gusto ng Diyos. Doon nagmumula ang pagpapala. At lahat tayo rito, gusto natin pagpalain. Amen? At ang unang pinagpala sa lahat, ang bukod na pinagpala sa lahat, alam natin ay walang iba kundi ang ating mahal na ina. Sabado po ngayon, araw ng Mahal na Birhen at buwan pa rin ng Santo Rosario. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina na Birhen ng Santo Rosario. Alam niyo po yung sa Ebanghelyo natin ngayon, kadalasan ginagamit ito ng ibang mga kapatid nating hindi natin kabuo sa pananampalataya. Mga kapatid nating medyo hindi naniniwala sa mahal na ina na sinasabi nila, o kita mo dito sa Ebanghelyong ito, meron daw ali na nagsabi, mapalad ang babaeng nagdala sa iyong sa kanyang sinapupunan. Iyon ay ang mahal na ina. Parang sinasabi, ang swerte naman ng nanay mo. At ang sabi naman ni Jesus Nazareno daw, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Para bagang sinasabi nila, oh, kita mo, hindi naman talaga siya ang pinagpala, mas pinagpala yung mga nakikinig at sumusunod. Hindi yung pagiging nanay niya. Di ba minsan ganun tayo eh. Lalo na sa kultura natin, ako ang nanay ng pare. Ako ang nanay ni mayor. Ako ang nanay ni chairman. Ako ang nanay ng boss mo. Di ba? At para sa atin, mataas agad ang puntos. Pag nanay, kamag-anak, di ba? Ako ang kumpare ng kaibigan, ng kamag-anak, ng kapitbahay ni mayor. Ang haba na, no? Minsan ganun tayo, tinatalustos mo lahat. Kahit ang layo-layo na ng koneksyon. Di ba? Pag mauhuli ka ng pulis, sasabihin mo, ako ang nandyan, ako yung kaibigan ko. Yung nandyan sa City Hall. Pero, opo, hindi yun ganun kahalaga kay Jesus Nazareno. Hindi madadaan sa koneksyon si Jesus Nazareno. Walang padri-padrino kay Jesus Nazareno. At kaya nga't sinabi niya, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Di ba ito yung tema natin ng piyesta ngayong 2023? Higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ngunit, hindi ito ibinababa ang mahal na birhen, bagkos lalo siyang itinataas. Alam bagay sinasabi ni Jesus Nazareno, hindi siya mapalad dahil lang nanay ko siya. Mapalad siya sapagkat bukod sa nanay ko siya, nakikinig siya at tumutupad sa salita ng Diyos. Yun ang nais ipunto. Nanay na siya, nakikinig pa at tumutupad. Kasi di ba minsan din na aminin natin kung sino yung kaibigan at kamag-anak, yun ang lumalabag. Yung buhay po ang nanay ko, pag alam nyo, pinupuntahan niya ako saan man ako magmisa, no? Lagi kong ibibinis sa kanya, Mami ha, huwag mong sasabihin, oh, dahil mami kita, ipipilit mo kahit hindi pwedeng pumasok doon. Kasi minsan ganun tayo, di ba? Kung sino yung malapit, siya yung hindi sumusunod, akala niya exempted siya. O taong simbahan ako ha, kaya dapat
Pwede akong ganito. Kamag-anak ako, kaibigan ako, ha? Dapat, hindi na ako dadaan. Halimbawa, pag pupunta sa opisina, magpapabinyag, sabihin, nagsiserve naman ako dito, kaibigan ko si Father, ha? Pwede ba? Wala na yung mga requirements. Diba ganun tayo? Akala natin kasi, pamalit yung connection. Pero sinasabi ni Jesus sa sereno, hindi po. Kaya nga, ang mahal na ina, pwede niya sabihin, nanay na ako ng tagapagligtas, ha? Pwede na siguro akong hindi magdasal. Pwede na siguro akong hindi masyado magkawang gawa. Total, nanay na ako ng Diyos. Pero hindi. Siya pa ang nangunguna sa kawang gawa. Siya ang nangunguna sa paglilingkod. Kaya tayong mga nagsasabing, deboto ako, ha? Naglilingkod ako sa simbahan, ha? Kasapi ako sa samahan, ha? Hindi ito dahilan para hindi ka sumunod. Lalo kang dapat sumunod dahil ikaw ang tinatawag na unang alagad. At yun ang mahal na ina. Hindi lang siya ina ng Diyos, siya ang unang alagad ni Jesus Nazareno. Siya ang halimbawa natin ng nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Pinagpala. Yun daw ang ibig sabihin. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Kaya tayo narito kasi gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Ang gustong pagpalain ng Diyos, ang gustong basbasan ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng mas malakas. Ayan. Ang mga pumapalakpak, ibig sabihin nun, hindi lang kayo handang tanggapin ang sagot at biyaya ni Jesus Nazareno. Ibig sabihin din, kayo mga pumalakpak, handang makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Kaya nga't lagi nating narinig, gaya nga ng sinabi sa Salmong Tugunan, sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Ang masunurin at matapat. Kaya nga sabi natin lagi, ang pupunta sa langit, ang pagpapalain ni Jesus Nazareno, ang makakasama ng Diyos magpakailanman, ay ang mga masunurin at matapat. Hindi lang yung nagdadasal ng mahaba. Hindi lang yung memoryado ang dasal. Hindi lang yung mga nagpo-prosesyon. Hindi lang ang mga nagsasakripisyo. Kung hindi, ang masunurin at matapat ang gumagawa ng mabuti. Ngunit, alam nyo mga kapatid, may malaki tayong problema. Siguro nga natin sinasabi, ay, mga hindi gumagawa ng mabuti. Mga masasamang loob, mga masasamang tao. Kay bata-bata pa lang, nagmumura na, nagbabasag ulo na, nangdudukot na. Tingnan nyo yung bag nyo, ha? Baka na-slash na ho yan. Kapitan nyo ho. No? Pero alam nyo, may malaki tayong problema. Parami ng parami ang mga taong gumagawa ng masama. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na nila alam ang tama o masama. Lalo na yung mga bata. Kaya pala minsan agad nating sinasabi, masamang bata ito, pilyong bata ito. Pero alam nyo, kung makakausap nyo sila, at yun ay naging karanasan ko, hindi nila alam masama pala yung ginagawa nila. Alam nyo, nakakalungkot minsan, sila pa yung ginagawang runner sa droga. At alam nyo, mas nakakalungkot,
Minsan magulang pa o lola, lolo nila, yung naguutos sa kanila o yung kapitbahay nila, o dalhin mo doon. Nung isang araw, nakita ko po sa isang video. Kaya nga sabi ko, tignan nyo yung bag nyo sa loob mismo pa ng simbahan. Mag-ina. Yung nanay pa ang nag-uudyok sa anak, kunin yung cellphone nung taong nasa harapan niya sa simbahan. Sa simbahan. Habang nagdarasal yung tao sa harapan, nakabukas kasi yung bag niya, yung nanay pa ang nag-udyok sa anak na magnakaw. At naniniwala ko, marami, lalo na sa kabataan, dahil hindi nila alam masama iyon. Hindi nila alam ano yung pala yung tama at mabuti. Kaya, mga kapatid, huwag tayo agad tatalon sa masunurin, matapat, mabuti. Kailangan pala malaman nila, malaman ng marami sa atin kung ano yung tama. Kaya pala, napakahalaga kay Jesus sa Sereno, yung una niya sinabi, mapalad ang mga nakikinig. Sabi nga po ni San Pablo, papaano may gagawa kung walang naniniwala? At papaano may maniniwala kung hindi nila naririnig ang mabuting balita? At papaano nila maririnig ang mabuting balita kung walang nagsasalita ng mabuting balita? Nakita niyo po yung dugtong-dugtong? Paano may gagawa kung walang naniniwala? Paano naman may maniniwala kung hindi nila naririnig ang mabuting balita? At paano naman nila maririnig ang mabuting balita kung walang nagsasalita, nagtuturo ng mabuting balita? At yun yung problema natin ngayon. Kaya nga siguro marami, lalo na sa mga bata, ang hindi gumagawa ng tama dahil hindi nila naririnig ang tama. Walang nagtuturo sa kanila kung ano ang mabuti. At nakalulungkot, minsan, ang dapat magturo, ang mga magulang, lolo-lola, ang mga nakakatanda, hindi nila naririnig doon. Iba ang naririnig nila. Araw-araw naririnig nila pagmumura. Araw-araw nakikita nila magulang nila nag-aaway. Araw-araw yung pinaglalaruan nila, ang nakikita nila may nagdadayaan, nagbabasag ulo. Papaano sila magiging masunurin at matapat kung wala silang naririnig? Kaya't napakaganda din po sa misang ito ay meron po tayong pagtatalaga ng ating mga katekista dito sa ating bikaryato ng San Jose de Troso na bumubuo ng mga parokya dito sa atin sa paligid kasama po ang Quiapo. At sila po ang mga katekista, ang pangunahing tungkulin nila, misyon nila, ay ituro ang tama at ang mabuting balita. Pwede mo bang tumayo yung mga katekista natin sa bikaryato para makita kayo at makilala ng ating sambayanan? Tayo po, wag kayong mahiya. No? Palakpakan natin ng ating mga katekista. Ayan. Salamat po. Ayan. Wag kayong mahiyang tumayo. No? E paano pa kung magsasalita pa kayo? Di mas nakakatapang dapat yun, no? Kung natatakot na kayong tumayo, eh, paano pa pag-aharap tayo sa mga tao? Sila po ang tagapagturo, sila po yung nagpupunta sa mga public schools, no? Tumutulong sa mga simbahan, lalo na sa paghahanda sa binyag at sa iba pang mga formation activities. Kaya nga, katekista, no?
Hindi nyo ba napansin yung salitang kati? No? Kasi kati, dapat makati ang dila nila. Pero hindi sila mga marites. No? Makati ang dila para ikalat ang mabuting balita. At mga kapatid, hindi lang yun para sa katikista, para sa ating lahat. Sana kung kakatihin man ang dila natin, sana para sa totoo, sa mabuti, sa pagpapalaganap ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, kapayapaan. Yun ang deboto ni Jesus sa Sareno. Na pagkatapos nyo rito magsimba sa Quiapo, dapat kating-kati ang dila nyong ikalat. Ikalat ang debosyon sa Poong Nazareno. Ikalat ang kabutihan ng Poong Nazareno. Ikalat ang katotohanan na nanggagaling sa Poong Nazareno. Dahil sa bandang huli, iyon ang pagbubukalan ng pagpapala. Kaya, mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Humingi tayo ng tulong sa mahal na ina. Na marinig natin at matupad natin ang kalooban ng Diyos katulad niya. Dahil yun ang tunay na pinagpala. Kahit matanggap mo yung dinadasal mong milyones, kahit gumaling ka sa kakadasal mo sa Quiapo, kahit makapag-abroad ka dahil hiniling mo ito sa Poong Nazareno, pero pagkalaunan, yumaman ka nga, nakapag-abroad ka nga, natupad nga yung dinadasal mo, pero di kalaunan, hindi ka na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos, kulang yung pagpapalang yan. Kulang yung biyayang, hindi yan ang buong biyayang gusto sa iyo ng Jesus sa Sareno. Hindi ka lang niya gustong yumaman. Hindi ka lang niya gustong gumaling. Hindi ka lang niya gusto umasenso sa buhay. Ang higit na gusto ni Jesus sa Sareno ay makinig ka at tumupad ka sa kalooban at salita ng Diyos. At sana rin, hindi lang tayo makapakinig. Tulungan natin, gaya ng ginagawa ng ating mga katekista. Hindi lang sila dapat yun, dapat tayong lahat, mga magulang, mga lolo't lola, mga kuya at ate, kayo ang mga katekista sa tahanan ninyo. Kayo ang katekista sa kalsada ninyo. Sana kayo rin, dahil marami pa. Oo, puno tayo ngayon sa simbahan na ito, pero mas marami pa rin taong nasa labas ang hindi pa naririnig. Kaya hindi pa sila tumutupad sa salita ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng mahal na Poong Jesus na Sareno at ng ating mahal na ina na makinig at tumupad sa salita ng Diyos. Manatili pong nakaupo ang lahat abang ating saksihan ang commissioning and renewal ng katekista ng Bekaryato ng Manila area. Magsitayo po ang mga katekista ng Manila. Mahal ko mga lingkod ng simbahan, sagutin ninyo ang aking sinusuri sa inyong dedikasyon sa paglilingkod. Ngayong nasa harapan kayo ng altar ng Diyos, ay nangangahulugang nais ninyong maglingkod sa Kanya bilang mga tagapaglingkod sa Kanyang dambana at simbahan. Naiintindihan ninyo ba ang kahulugan ng paglilingkod sa Kanya bilang mga lingkod ng simbahan? Opo, Padre. Naiintindihan po namin ang kahulugan nito. Ang maglingkod sa Diyos ay nangangahulugang maglingkod sa banal na misa.
tumulong sa simbahan at magbigay ng magandang halimbawa sa aming mga kapatid. Handa ba kayong maglaan ng inyong oras at sarili para sa gawain na ito? Opo, Padre. Kami po ay handa. Ngayong handa na kayong maglingkod sa kanyang dambana, manumpa kayo sa harap ni Jesus at ng sambayanan ng Diyos. Kami nagpapahayag ng aming malalim ng pananampalataya at pagsusumamo sa Panginoon dito sa kanyang dambana, sa harap ng kanyang sambayanan, sa harap ng kanyang banal na altar. Kami nangangako na ituturing ang kanyang banal na presensya na may lubos na paggalang at susundan ang mga tuntunin ng paglilingkod sa kanya sa kanyang banal na misa. Kami nag-aalay ng aming sarili upang maging mabuting halimbawa sa lahat at sa tulong ng Diyos magiging tapat sa aming tungkulin bilang tagapaglingkod sa kanya. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, aming ina at waran, aming inuukit ang aming pangako na ito na walang hanggang maglilingkod sa Panginoon. Amen. Palakasin, paliwanagan at pagpalain kayo sa inyong pagbibigay ng panata sa ating Diyos at sa ating simbahan. Mahal kong sambayanan ng Diyos, nasaksihan natin ang pagmamahal ng mga lingkod na ito, ang ating katekista sa Manila, sa Panginoon, sa kanyang simbahan at tahanan. Naway sila'y maging tunay na mga halimbawa ng nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Palakpakan po natin sila. Magsitayo po ang lahat. Nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Diyos Ama at ang ating tugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok ng puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama si Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Patuloy natin pagdasal ang kapayapaan sa Israel, ang bayan ni Jesus sa Sareno. Pagdasal natin ngayon, lalo na yung mga kabataang naliligaw ng landas, na walang kamuang-muang na sila'y napapadpad sa masama dahil hindi nila nalaman ang tama. Pagdasal natin lahat ng mga magulang, mga guro, lahat ng mga nakakatanda na unang dapat maging halimbawa.
Pagdasal din natin ang iba pa nating kahilingan. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang pananalangin na mapahalaga namin ang mga alaala ng kamatayan muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, kapit iyong basbasan ng sa aming maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay ng iyong iniabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na isiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, tinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kapariyat. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan at pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Music.
place them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Every day let me proclaim and testify in your word. Show me your way, for you are light. You alone can bring all wonders in this life. Heal all wounds and take all worries I hide. Even if there's darkness, stay with me. And in your hands I hold faithfully. Lord, fill your great grace inside, grant me what you desire. I raise all my voice, Lord, sing with me. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Announcement, available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na.
At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa pagpapagawa at paglilinis po ng ating simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pangayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Kanina lang po ay nakatanggap ako ng liham kung nasaan po ang ating mahal na replika ng Poong Nazareno sa Israel. Ay nandun po ngayon ng maraming mga refugees, yung mga lumikas dahil sa digmaan. Doon sila nagpunta sa kapilya kung nasaan ang Poong Nazareno. At yung mga pari po doon, yung mga Passionist Fathers ay humihingi rin ng tulong sa atin. Dahil marami po silang inaalagaan, hindi lang mga Pilipino, kundi lahat ng mga nagsilikas dahil sa kaguluhang nangyayari. At doon sila lumapit kay Jesus Nazareno. Kaya tayo mga deboto sa Pilipinas, ipakita natin sa panalangin at kagawang gawa ang ating pakikiisa sa iba. Salamat muli sa ating mga katikista, sa kasama rin pala ang Vicariate of San Jose de Troso, Loreto at iba pang bahagi sa atin sa Manila. At thank you rin sa kanilang formator, Sister Gemma D. Lapakan naman natin si Sister Gemma sa kanyang pagtulong upang tayo ay maging mas maayos at patuloy ang ating paghuhubog para sa ating mga katikista at sa evangelization dito sa ating distrito ng Maynila. Mas marami ang magiging masunurin at matapat kay Jesus Nazareno kung mas marami din ang makaririnig sa Kanya. Tayo ay sinusugo Niya iparinig, ipalaganap ang mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin.
pinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.